F2, hindi kinaya ang bagong pinalakas na akari. Ano nga ba ang nangyari sa F2? O sadyang lumakas lang ang akari? Kaya si De Brito, masayang masaya sa pinapakitang kombinasyon sa kanyang kupunan. Fifi at Faye, perfect combination nga ba sa kupunan? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Isa nga ba sa pinakamaling desisyon na ginawa ni Coach Regine Diego ang player substitution? Alam nating ang F2 ay isa sa mga kupunan na kulang-kulang sa mga players ngayon. Pero mukhang hindi nila nasolusyonan agad ang problema. Hindi kinaya at kinapos ang F2 sa isang nakakahingal na 5-setter match. Habang ang Akari ay mas pinalakas dahil sa mga bagong dagdag na sina Fifi Sharma at Justin Hazareno. Sa score na 21-25, 25-20, 27-25, 19-25 at 15-8 laban sa F2 Logistics sa All Filipino Conference sa Smart Araneta Coliseum. Si Tricia Genesis ay nagpakitang gila sa Chargers na may 13 points including 10 attacks and 1 service ace, dahilan upang hiranging player of the game. Isang malaking katuparan para sa Akari ang makahanap ng efficient sa depensa, kaya ang karagdagan nila Fifi at Justin ang nagpatibay sa Akari na kunin ang panalo sa kanilang unang sabak sa conference. Talagang well-distribute ang bola ng Akari. Makikita natin sa kanilang stats na 5 sa manalaro ang nakakuha ng double-digit score. Talagang pinaghandaan nila ang laban na ito. Hindi na rin nagulat ang Brazilian coach sa performance ng Power Chargers, saad nga ni De Brito, "We came here not to play but to win." Isa sa mga nagbigay buhay sa kupon ng Akari ang kanilang depensa. Map of floor defense o net defense, talagang napaka-efficient nila. Habang mataas naman ang porsyento ng mga attacker at walang tapon. Habang ang F2 ay nakasanda lamang kay Ivy Laksina. Bantay sarado naman si Pablo kaya isa ito sa nagpahirap sa F2 na makalusot. Sa fourth set, nagawang ma-extend ng F2 sa fifth set dahil sa rami ng unforced errors ng Akari. Pero dito pa pinasok si Julina de la Cruz kung saan maaasahan sa opensa. At si Majoy Baron naman para naman sa depensa. Sa fifth set, hindi pa rin nawawala ng momentum ang Akari. Sa F2 naman, di nila mapigilan ang nagkapatong-patong na mga errors. Kaya lalong mas lumamang ang Akari. Sa puntong ito, mas lalong intense at pigil hininga ang bawat rallies. Hindi naman matatawaran ang floor defense ng Akari sa set na ito. Talagang mas hinigpitan pa nila ang kanilang depensa. Kaya Majoy at Pablo, monster block kay Fifi Sharma. Hindi naman mapigilan si Laksina sa kanyang mga pambihirang cross-court attack. Pero sa puntong ito, nawawala na ang momentum ng F2. 6 na kasi ang kalamangan ng Akari sa score na 8-14, na i-match point ni Fifi sa isang killer block kay Myla Pablo at pinagpatuloy pa ni Sharma sa isang service ace, dahilan upang makuha ng Akari ang unang panalo sa pangalawang All-Filipino Conference ngayong taon. Kung maaalala natin, kulelat at nasa huli palagi ang Akari sa team standing sa bawat conference. Kaya isang malaking panimula ito na maidadala nila ang momentum sa kanilang susunod na laban. Nagbigay si Dindin Manabat hindi lamang ng firepower kundi pati rin bilang isang leader ng kupunan na nagtala ng 19 points. Sumunod naman si Fitness Peros na may 18 points. Hindi naman binigo ni Ezra Madrigal ang Akari na may 14 points. Habang sina Fifi Sharma at Tricia Genesis ay nakakuha ng parehong may 13 points. Sa kabilang banda, malaki naman ang naiambag ni Laksina at nakapagtala ng eksplosibong 26 points. Habang pangalawa naman si Myla Pablo na nagkaroon ng double-digit score na 12 points. Nagtapos naman si Chang Abi na may 8 markers at sina Ara Galang at Joy Dacoron ay nagdagdag ng tig-aanim na puntos. Ang tagumpay na ito ay nagtabla sa Akari kasama ang Cheritigo, NX-led Chameleon, Signal HD Spiker at ang defending champion na Creamline Cool Smashers sa team standing. Sa Huwebes, October 19, makakalaban naman ng Akari ang PLDT sa alas 5 ng hapon sa Phil Oil Eco Oil Center.
Habang ang F2 makakaharap naman ng bagong kuponan ng NX-LED Chameleon sa October 24, Martes sa Inaris Center, Antipolo. Imbued with the spirit of patriotism. Ang galing, ang galing. Uy, ginajudge na tayo ni Carl. Ayaw mo na si Carl. Med laman yan eh. Med laman. Bigyan mo akong bio tip. Dali. Bio. Matter is anything that occupies space and has mass. Nieta ka! So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap and thanks for watching.